anak. Kasi may mga anak tayo, for example, tatlo anak mo, may approach or way na discipline mo sa isang anak mo na hindi mag-work sa isa. Alam mo yun, as I observe, all of them, tatlo yung anak ko, all of them has a good character, but they have different type of behavior na napansin ko. Hello mga kabagis, good morning, no? Ang lakas ng ulan dito sa Cebu, magdamag yung ulan dito. At parang may bagyo or signal number 1 yung Cebu. So ngayon lang tumigil yung ulan. And for this video, shout out ko pala si kabagis na Jackie. Siya yung nagtanong sa atin regarding doon sa kaniyang concern na yung kaniyang baboy ay ari ng baboy, parang lumaki. At nahingi siya ng ating suggestion. Kung kayo mayroon kayong mga suggestions, please, or mga pwede ninyong ituro kung malunasan pa ba yan. But based on my experience, ang dami ko na rin nasubukan na ganyan, is pinabayaan ko na lang, kasi nga lalaki at lalaki talaga yan hanggang sa mabenta. So hopefully kapag ibenta mo na, is ano yon, hindi ganun ka grabe. At kung malakas pa naman kumain, so okay lang yan mga kabagis, pabayaan mo na lang yan. But to the point na gamutin na mawala, ayun, parang never ko pang nasubukan na nawala na ginamot ko. Kasi normally ano talaga siya, hindi matanggal. So yun yung kanyang tanong. So yung pag-alaga ng mga baboy mga kabagis is parang pag-alaga ng mga anak yan, no? Kung parents tayo, may mga approach din na yung approach ng isa is hindi mag-work sa approach din ng isang alaga. So, make sure mga kabagis, we need to know where are we going to position ourselves. So, yun yung ating i-discuss ngayong umaga, and I hope na just continue watching and make sure to subscribe kung hindi pa kinaka-subscribe sa ating channel mga kabagis, para updated tayo always sa ating mga uploads. And also, make sure to like and comment down mga kabagis every time may videos tayo. Kasi yung mga comments ninyo is based yan, or ating mga uploads ay based yan sa mga comments natin mga kabagis. Kung gaano ka bigat yung ating kinocomment dyan. So, gawa natin ng upload para na rin sa lahat, no? Ma-address natin para sa lahat. So, just keep on watching. Sa lakas ng ulan, yung talong natin is maganda na. You know? Yung okra naman, pinapa-ano natin to para itanim natin soon. Yung iba, pinapa-ano natin, pinapa-brown. Okay. So, yun mga kabagis, no? Dito tayo sa ating mga alaga. Kakatapos lang nating pakainin. Ayun na sila, tulog na naman. So yung topic natin is related ito sa approach natin sa ating mga anak. Kasi may mga anak tayo, for example, tatlo anak mo, may approach or way na discipline mo sa isang anak mo na hindi mag-work sa isa. Alam mo yun, as I observe, all of them, tatlo yung anak ko, all of them has a good character, but they have different type of behavior na napansin ko. Kasi for example, itong approach ko na to is nag-work sa isa, at kung igawin ko naman sa pangalawa, hindi siya ganun ka effective. So ganun din yan mga kabagi sa ating pag-alaga ng baboy. Kaya gusto kong ma-emphasize yan na hindi dahil sa ganito, hindi dahil sa nag-work sa akin, mag-work na kaagad sa lahat. Okay? Gusto ko rin i-emphasize yung kailan na ba natin sila pakainin ng, o kanyan ba yung edad na pakainin natin ng kangkong or talbos ng kamote. So, based sa na-observe ko, kung ikaw yung may-ari ng biik at hindi pa yan nawalay, ang ano ko lang is huwag mo munang pakainin ng mga ganyang dahon-dahon na yan. Kasi nga, hindi pa nga nawalay, so okay naman. Ang purpose kasi ng mga dahon-dahon, organic food na yan makabagis, is to prevent na hindi sila magtatae. Now, if yung mga biik natin is nagdede pa, hindi naman yan ganun ka-prone sa basang dumi. So, meaning to say,
hindi sila kumbaga madaling masira yung tiyan kasi nga nakadede pa yan sa inahin. So mostly kung nakadede yan sila, yun matulog na tulog mga kabagay to. Kadiwalwal yung dila. Ganyan sila ka lakas matulog kapag malamig yung panahon. So balik tayo no. So yung inahin mo, ay yung mga biik mo kung nakadede pa yan sa inahin, hindi na yan kailangan kainin ng mga talbos ng kamote, mga kangkong. Kaya nga ang kung okay naman yung kanilang tiyan. Okay? And for sure kung nakadede yan, seldom lang na magtatai yan kasi nakadede pa nga. The moment na maano na yan makabagis yung mga biik natin, the moment na mawalay na natin yan, that's the time po na prone sila sa basang dumi. Kasi unang-una, nag-defend na lang sila doon sa feeds na pinapakain natin. Wala nang gatas sa ina. That's the reason why gusto kong i-emphasize na once mag-pre-starter tayo, in a span of 2 weeks, after mawalay or mabili natin yung ating mga biik, make sure to put a booster feeds, yung Piggy Bloom sa Ultra Pack o yung ibang mga booster feeds sa mga ibang brand. I mean, I say booster feeds, yun yung mga feeds kabagis na designed for biik talaga na may gatas, na per kilo, per pack yung nakalagay doon. So gusto kong i-emphasize yan kasi the moment na mawalay sila sa inahin o sa kanilang mga nanay, the bigger the possibilities na magtae at magdumiyan talaga ng basa. So to prevent that, unang-una yung feeds natin, i-make sure natin na may halong booster feeds, hindi yung pure lang na yung feeds na pangmatanda talaga kasi mahirap yan. That's the time na magka-problema talaga tayo kasi magkaroon tayo ng mga basang dumi, mga halos lahat magkahawaan na. So now, the moment din na magka-dumi, mabasa na yung dumi, and then kahit pinakain mo pa ng feeds with booster, na yun nga may gatas, is basa pa rin kasi nga feeds na lang yung kinakain nila, no? Walang gatas sa ina. And then make sure mga kabagis na pakain mo na yung mga organic food na tinuturo natin. Yun na nga yung talbos ng kamote, kangkong, no? Yung mga ganun. Kasi mapakla yan. Yung dahon ng alatundan na hindi pa nakabuka. Yun, importante yan mga kabagis na mayroon tayo yan. At also yung bunga ng alatundan na hindi pa nahinog yung hilaw. Okay? Now, may mga gamot din na kung hindi na madala sa ating organic na pamaraan. So, bibili tayo ng Aprolite, yung anti-scouring. So, importante din yan makabagis na hindi tayo dapat mawalan ng ganyang klaseng mga, excuse me, gamot sa biik na magbasang dumi. Ano ba yung pinaka way of tawag nito? Kumbaga i-ano natin makabagis, i-apply natin yung panggagamot in a way na tutukan mo talaga. Kapag more than 2 to 3 days na yung basang dumi ng ating mga bagong biling biik, dyan na tayo maalarma at i-make sure na tutukan natin yan makabagis. Kung pwede natin i-separate para mabigyan talaga natin ng tamang gamutan yung anti-scouring nga na Aprolite, i-make sure na mapainom sila umaga, hapon, umaga, tanghalit, hapon para madali lang natin yun mawala yung basang dumi nila. So yun, may mga cases na yung approach ko sa organic food, organic na pag-prevent sa basang dumi is hindi mag-work sa iba. Then do not apply it. Make sure to focus on ano yung nag-work sa inyo. Okay mga kabagis, I hope clear tayo dyan na, no, na hindi tayo pwedeng, kabagis sabi mo ganito, kabagis sabi mo ganyan. So make sure we're old enough to really understand and observe kung ano yung mag-work sa atin, then let's go for it. Now, there are also cases na mag-explain ako ng sa isang video ko na malito kayo. But make sure to understand na may mga previous videos tayo mga kabagis na pwede ninyong scroll, pwede ninyong tingnan ng mga related topic. Gusto ko rin i-emphasize ito na may cases na mention ko sa aking pagpurga is monthly basis. And then may cases din na po na sabi ko isang sachet for 10 or more than 5 na biik, pwede na yun. Ito yung Latigo 1000 na 10 ml ng isang sachet. Pwede yan sa maranihan. But there are also Latigo 1000 na 2 ml lang which is good for 1. So 1 baboy, 1 sachet. So 1 is to 1.
So huwag tayong malito doon mga kabagis. You make sure to read, minsan i-read natin yung ating pinapainom kung anong ml ito, 2 ml ba or 10 ml ba. Then that's the time na we have to be cautious, or so we say we need to question, or we need to ask ourselves kung tama ba to, kasi may mga indications how to prepare that. May mga steps or may mga guide tayo paano natin siya i-prepare at ipainom sa ating mga baboy. May mga preparations din na nakalagay dyan na minsan hindi mag-work sa akin, kasi nga mas maganda sa akin yung may timpla ako, na timpla ko talaga, na hindi naman mamatay yung baboy. But ang make sure ko lang, kung doubt kayo, just make sure to go back to the guidelines, specific guidelines doon sa mismong pinapainom mo, kasi mayroon yung mga ideas doon na nakalagay na guidelines doon kung paano natin dito gamitin. So I hope clear din tayo dyan mga kabagis. So mayroong 10 ml, mayroong 2 ml na ano, na pwedeng ipakain sa mga baboy natin. I mean, pwede ipurga sa mga baboy natin na latigo. Pwede din ivermectin kung walang latigo na available sa inyo. Pwede yon. So, this is the update pala sa ating mga alagang fatteners. By Sunday or Saturday, mag 3 months na sila. So, tingnan ninyo yung katawan mga kabagis. So, malapit nang mag 3 months. Yan. Ito yung pinaka ano sa lahat. So, ito yung update nila. So, ngayon, they can makaupo sila ng 6 pa rin na kilos to 7 kilos per meal. At, yun, mayroon nga tira-tira. Kasi baka, kapag ganito mga kabagis, malamig talagang feeling ko, normal lang talaga yan sa mga alaga natin na minsan walang ganang kumain. But, i-make sure natin mga kabagis na mapakain talaga natin sila. So, ang gagawin ko dyan, kapag walang gana, kukunin ko yung mga feeds na yan at ilagay sa lalagyan para hindi masira. O, kasi dry feeding yan, hindi masira, para sa next nilang pakain, pwede pa rin nilang makain yan, kasi maihian nila yan, madumihan. Kapag ganyan na hindi maubos, make sure mga kabagis na automatic yan, kunin nyo kaagad kapag hindi pa nadumihan, hindi pa naihian. Kasi kapag ka maihian, madumihan yan, sayang na hindi yan kakainin nila. So yun. Okay, so yun lang siguro mga kabagis, no, yung ating update. And again, shout out sa lahat na nanonood sa ating mga uploads and nagko-comment palagi. Thank you mga kabagis. Thank you so much po. And bye for now.